Pagkatapos ng isang araw na trial and error, at least nahanap ko na yung pinaka-comfort ko sa kanto bars na to o di kaya corner bar. Imitation lang to ng Surly Corner Bar, locally made, gawa siya sa stainless at order lang ito online. Bali yung setup na ginamit ko, pinagsama ko na yung shifter at saka yung brake sa itaas, kasi merong setup na yung shifter na sa taas, yung brake sa baba. O di kaya yung brake na sa itaas, yung shifter naman na sa baba. Pero nahihirapan kasi ako kasi medyo hirap sa pag-change gear, sa pag-shifting. Kaya ito yung nakakuha kong setup na komportable ako. Advantage na kasi dito pag ang gamit mong shifter ay Shimano. Kasi ang Shimano, pag nag-low gear ka, push lang lahat yon. Pero pag nag-high speed gear ka naman, dalawang option na pagpipilian mo, push and pull. Ngayon, kung sa ganitong setup ang gagawin mo, medyo masikip ang hinalaki mo doon pag nag-push ka. Kaya dapat ang gagawin mo na lang dito pag change gear ka, puro pull na lang para papunta sa high speed. Kasi pag nag-push ka, sabit na sabit doon sa gilid. Madali lang talaga pag nagpa-low gear ka. Yun na yung kagandahan ng Shimano. May options yung kanyang high speed. Ang isa pala sa disadvantage pag gumamit ka ng corner bar o di kay kanto bar ay yung haba ng kable ng shifter mo at saka yung hose ng freno mo. Kasi kung dati ang gamit mo ay straight bar na handlebar, medyo maiksi lang hose lang kailangan. Pero ngayon pag nagkanto bar ka kasi, medyo drop bar ang dating, kaya kailangan mo na mag-extend ng hose at saka cable ng shifter mo. Kailangan ka magpalit ng mas mahaba. Yun na yung disadvantage dyan kasi kailangan mo na maganda dapat yung cord nun para hindi ka ma-disapursado mag-shifting at hindi din sagabal sa pagpreno mo para maganda na yung daloy ng langis at saka yung laro ng shifter cable mo ay madulas lang. Isa din dyan ang kailangan mo magpa-bleed ng preno mo kasi yung preno mo medyo nakatingala. Kaya ang mangyayari niyan, yung halos lahat ng langis niya bababa doon sa piston sa may preno mo sa gulong. Ngayon, ang kailangan mo magpadagdag ng langis para sigurado ka na maganda yung braking power ng preno mo. Isa sa mga kagandahan din nito ay makakagawa ka ng iba't ibang posisyon ng kamay mo kung saan kailangan mong ma-relax yung braso mo dahil sa pagod o di kayo dahil sa bigat na dinadala ng kamay mo. Pwede kang umawak dun sa unahan na parang nakahawak ka dun sa hood ng STI. Pwede ka rin mag-aggressive na nasa drop. Pwede ka rin mag-relax lang na parang chill ride lang na makapagpahinga yung likod mo. Pwede ka rin mag-aerodynamics. Komportable talaga siya gamitin kahit saan mong posisyon is okay siya. Hindi siya katulad ng road bike, di rin siya katulad ng mountain bike. Para ito pinagsama mountain bike at road bike na mas pina-upgrade talaga. Mas comfort siya talaga. Sa bagay, chill ride lang naman to. Hindi pa natin malaman yung kagandahan niya, ang advantage at disadvantage niya pag nag-long ride. Pero so far sa gantong style ng manubela, sa mga chill ride lang, maganda talaga siya gamitin. Pasado ito sa akin. So tingin ko mas okay din talaga siguro ito sa long ride kasi sa gantong style pa lang ng pag-ride mo, marami ka ng pagpipilian na posisyon. Mas pag nag-aero ka, hindi ka masyadong sub-sub na sub-sub, hindi ka rin masyadong dapang-daba. Relax lang din talaga yung katawan mo pag-ibraso. Kaya 100% good sa akin.